Tapon po ito ay makakausap po natin si Senator Richard Gordon. Magandang tanghali po sa inyo, Senator. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali sa'yo, Connie, sa kay Raffy, sa lahat na nanonood. Mm-hmm. Una-una, ano ho ang reaksyon ninyo sa pahayag po ni dating Commissioner Feldon kanina? Napupunta po daw siya sa Senado sa Lunes, pero hindi raw para dumalo sa hearing at handa raw siyang magpa-aresto. Well, talaga namang sinabi ko sa kanya na sa kanya mga tauhan na meron ang order for his contempt and his for his arrest, pero pinadala ko na yung contempt order para matanggap niya at kung sasama siya sa Lunes, walang problema. Hindi ko sa arrest, hindi ko sa papa-aresto. Okay, pero talagang nag-release po tayo. Hello, yes? Yes, sir. Kasi may nabasa ho ako parang yung arrest order winidraw. Tuloy pa rin na, no? No, we did not withdraw the warrant of arrest. Mm-hmm. We told him, there's an arrest warrant, but we don't want to have to hilahin siya doon at dalhin siya sa Senado. Kung pumunta siya, hindi na namin siya arrestohin. Mm-hmm. Alam ho natin na noong pong mga nakalipas na hearing ay syempre nagkairingan po ano sina sa Senado po ano kay Senator Ping. Ito pong Senator Trillanes, ayaw niya sagutin. Opo. Kaya nga ito sa kanyang statement na pinadala po sa Senado kahapon, sinabi niyang wala na daw siyang tiwala no sa ilang senador na sabi niya nagsisinungaling daw para siraan siya. Ano hong masasabi niyo rito? Well, that is his opinion, but he has to respect the Senate. Kailangan respetuhin niya ang Senado. Lahat naman ng kung may mga kuro-kuro kanya-kanya, pero kailangan respetuhin niya. Mm-hmm. At makakaasa naman siya na tayo ay parehas. At kung yan ang problema niya, magsalita siya hanggang gusto niya. Dapat magdala siya sa Lunes ng kanyang affidavit at pagsasalitain natin siya yung kanyang remarks para marinig at para magkakonfronta sila ni Latrianes at saka ni Senator Lacson. Mm-hmm. Yung sinabi niya rin ho kasi na, di ba, syempre, willing siya mapatignan ho ang kanyang bank account. So, how do we proceed from there, sir? Well, that will come in due time. But kaya siya inimbita, hindi siya resource person. Mm-hmm. Inimbita siya because the whole customs is under investigation. Because lumabas ang maraming droga sa customs na nakakabahala. Mm-hmm. Kaya dapat ipabaha, dapat sagutin niya yon. Mm-hmm. So, pwede hong malaman, ano pa ho ang pipigain po natin mula naman kay dating Commissioner Feldon na napaka-importante po sa kanyang pagdinig sa Lunes? Sa pag-imbestiga namin doon sa droga, lumabas na may tara. Mm-hmm. Sila, at yung tara ay nagpapadali kung magpapalabas ng kargamento at nasama na rin yung droga. At mm-hmm. yan ay dala nung kanyang order na nilimit niya doon sa command center yung pagbibigay ng alert. Mm-hmm. At kung magkaming saan, mahirap makakuha ng alert at nagkakaroon ng oras. Kaya nawi-waste yung time, nakakalusot yun. Kaya yun lang ang paliwanag niya. Kung nalalaman niya kung sino nagpalusot noon, tukulin niya, hindi ba, bilang Commissioner of Customs. 3 months ago pa yan, nung Mayo pa. Dapat sinabi niya, sino nagpalabas yan? Alamin natin kung paano nakalabas yan. Wala akong narinig na ganon. Mm-hmm. Kaya yung paliwanag niya yung kagad. Mm-hmm. So paano po ito, no? Kasi kung mismong sinabi niya na dadalo siya doon pero hindi para doon sa mismong pagdinig, ano ho ang mangyayari sa kanya? Ba't siya dadalo kung hindi siya makikinig? Ako nakikiusap sa kanya and I told him that several times, you're an officer and a gentleman and I respect you. Ang sabi ko so far, ang pagkaalam ko sa'yo, negligence, wala kang corruption, umupo ka dyan at sumagot ka at kung hindi ka sasagot, At alam mo, may kaalaman ka, then we will have to put you under contempt, not just order your arrest, not in the Senate alone. Hanggang hindi ka sumasagot, may mga ibang nangyari dyan na dinala pa sa Muntinlupa at tumagal ng ilang taon hanggang hindi siya sumasagot. Mm-hmm. All right. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali, sir. Thank you very much.